mga mamshes, mga loves, ito po ang mga ingredients natin na maggulay, no? So, isang pirasong carrots, 1/4 na bagyo beans, 1/4 na repolyo, isang buo na sayote. So, mga loves, mga mamshes, hindi po kumpleto ang gulay natin, no? Walang cauliflower at saka yang na corn. So, ito lang muna, mga loves. Mga mamshes, 1/4 sliced chicken. So, ito din ay 1/4 na shrimp. So, mga mamshes, ito yung ulo ng shrimp. So, hindi natin siya itatapon kasi malaking tulong ito sa ating pampalasa. Dikdikin natin ito. Ganon. Yes, mga mamshes, dito naman tayo sa pampalasa. So, mayroon tayong black pepper ground. So, meron tayong cornstarch, pampalapot. So, meron tayong chicken. Meron din tayong garlic, onion, bell pepper, red bell pepper. And, syempre, ang mamacitas or oyster sauce. So, yun guys. Ang una natin gawin ay lagyan ng mantika ang ating pan. So, ang gagawin natin ay mag-prito ng shrimp. So, guys, isang tip lang. Habang ikaw ay nag-prito, medium heat lang po talaga para hindi siya madaling masunog. At saka, i-check natin kung okay na ba yung tamang init ng ating pan. So, ayan. I-prito natin yung isang ano niya, side. Okay, so, i-ano na naman natin yung isang side na naman, kasi pula na siya eh, pula na. So, mga mamshes, no, na-flip na natin both sides, no, so, kunin na natin ito. Then, ang isusunod natin ay ang garlic. Para sa akin, garlic talaga kasi mas mabago pang garlic. Hintayin natin ang garlic na ito ay magiging golden brown. Mga mamshes, golden brown na ang ating garlic. So, pwede na natin isunod ang ating onion. Hinaan lang. I-check talaga natin yung ano. At saka, hintayin natin na ito ay maging malambot na ang ating onion. So, ayan. Parang malambot na siya. Ilagay na natin ang ating chicken. Halo lang ng halo, mga ma'am. Hanggang ito ay lalabas ang kanyang juice. Mamshes, ilagay na natin muna ang 2 kutsara ng soy sauce. So, pasensya, hindi ito nakasali kanina sa mga ingredients ko. 2 muna kasi para hindi maging maalat agad. Yan ang technique. 2 muna. Pag hindi ka sigurado sa lasa, 2 muna. 1 kutsara ng oyster sauce. So, mga mamshes, ito yung ulo ng ating shrimp. So, gagawin natin ito ay ididikdikin natin until lalabas yung kanyang juice. At ito ay gawitin natin na pang sabaw para malasa ang ating sabaw sa ating karne at sa gulay mismo. Pagkatapos, lagyan hanggang ito'y ano na, may juice na. So, ayan mga mamshes, 1 cup of hot water. Ayan, lalabas yung ano niya, juice niya, tsaka broth cubes ng chicken. So, ayan guys, mga mamsh, yung ano natin kanina, no? 1 cup of hot water and then yung ulo ng hipon at tsaka yung broth cubes, dito na natin ilalagay at sasalain. So, ito ang magsisilbing sabaw niya hanggang sa ito'y maluto. Pero unang-una, pakukuluin muna ito, guys. Okay?
at mga 5 to 10 minutes para maluto na rin yung ating karne. Okay. So, takpan muna natin, guys. Hintayin muna natin na ito ay kumukulo. So, ayun, guys. Yan, kumukulo na siya at 5 minutes na siya na kumukulo. So, tingnan natin kung okay na ba yung karne. Malambot na ba? Okay, malambot na. So, lagyan na natin ng mga kalahating black pepper, ground black pepper, mga kalahating kutsarita. Ayan, kalahating kutsarita. Ayan. So, susunod na natin yung bell pepper. At halo lang ng halo. At isusunod na ang ating sayote. Ayan. Medium heat lang talaga, guys, para hindi madaling maano yung gulay natin. Ang importante kasi dito, hindi siya, wag na wag nating i-overcook. Ayan. So, ang susunod ng ating sayote, after 3 minutes, lulutuin mo na ang ating sayote ng after mga 2 to 3 minutes. Okay? So, mga mamshies, ayan, kumukulo na siya. Ilagay na natin ang ating carrots. At saka, ang ating bagyu beans. Ayan. Then, halo lang ng halo. Yan, very colorful na ang ating chop suey. Tsaka, at this point, mga mamshies, no, pwede na natin siyang tikman. So, it's up to you kung yung pagtikim mo, eh, tamang-tama lang sa panglasa mo. So, ayan, guys, tikman natin. Mm-hmm. So, for me, kanina, nilagyan ko siya ng dalawang kutsara. So, ngayon, mag-a-add tayo ng isang kutsarang soy sauce kasi nakulangan ako. So, overall, 3 kutsara ang inilagay ko dito. Ayan. So, halo lang ng halo, mga mamshies. So, ayan. We will wait 2 to 3 minutes again. So, takpan natin ulit, okay? So, mga mamshies, 2 minutes na siya. So, ayun, ito nang itsura ng ating chop suey. So, luto na siya, di ba? Mukhang luto na kasi hindi natin wag masyado nating i-overcook ang ating gulay, syempre. Then, isusunod na ang ating repolyo. So, ang ating repolyo is about 2 minutes also sa pagluluto. Okay, so, 2 minutes na lang, guys. 2 minutes na lang para fully cooked na siya. Na natin siya na pampalambot. Half of glass lang siya, guys. At isang kutsara ng cornstarch. Yun lang. Ah, mabilis din naman itong maluto yung ano. So, is... Yes, mga mamshies! 2 minutes na. So, ayun. Lutong-luto na ang ating chop suey. So, very colorful. And then, mukhang masarap na kasi natikman ko na kanina. Masarap na masarap. Malasa na siya. At perfect ito, mga mamshies, sa nagda-diet na ayaw kumakain ng mga red meat tulad ng baboy. So, ayan. Ilagay na natin ang ating shrimp. Ayan, perfect na perfect. This is it. So, mga mamshies, ito yung aking simpleng
shrimp chopped soy. So, thank you for watching, guys. And please like, share, and subscribe. Shout out ko pala kay Isael of Sanad at saka si Jonathan Tolibas na muni na sila. At saka, congratulations sa inyong dalawa. At saka, shout out kay Kuya Jake TV. Patuloy lang tayo, laban lang tayo, Kuya Jake TV. Okay, thank you for watching. This is Monsalve TV.